precious one uli. Purihin, purihin, purihin natin ang Diyos! Isang mapagpalang hapon, mga kapatid kay Yahweh at Shaddai. Nandito po ulit tayo upang ganapin ang ating gawain dito po sa para-pastoral. Kumusta ng mga anak ni Yahweh at Shaddai? Thanks God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwi, marahal, wagas ang pag-ibig, malaya. Amen. Tunay nga na mananagumpay tayong lahat dahil sa kabila ng napakalakas ng ulan sa labas, nandito pa rin po tayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Inanyayahan po kung may bagong dalo, paki-assess po dito sa harapan upang atin pong i-welcome. Mahal ka ng Panginoon,
naming malaman kung taga saan po kayo, ano pong pangalan ninyo, at sino pong mga nag-aaral sa inyo dito. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po sa pag-welcome niyo po sa amin. Ako nga po pala si Rose. Rose po, Rosario po ang tunay kong pangalan. Rosario Asuncion Guanyes, sinabi ko na po yung totoong tunay. Para po panantay sa FB. Nagre-reels po ako. Thank you po sa inyo. At tagal na ba siya po ako sa Talavera? Ako po ay dating may asawa, kasal, pero naghiwalay na po kami. Wala lang pong nag-aya. Nagsimba po ako kanina, so kasi po talaga pong bala ko, umatid po talaga ng El Shaddai. Matagal na po yun. Kasi kaya lang po, napunta po ako ng Choir, ng Adorimus po. Adorimus Choir. Tapos, nag-let po ako, 1 week pa lang po. Pero baka po sakaling babalik pa ako doon. Opo, kasi po, gusto ko rin po dito sa El Shaddai kasi napakasaya po. Amen! Dito po, dito rin po nabago ang aking buhay. Amen! Hindi na po ako aalis dahil kailangan po natin si Lord. Amen! Siya po ang ating buhay at pag-asa. Ayun po, apat po ang aking anak, puro babae, puro dalaga pa po sila. Ayun po. Okay, salamat po sa pag-welcome. Thank you po. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ako po si Rizel po. Taga Balayan, Batangas naman po ako. Nung bata po ako, umattend na rin po ako ng ganitong service po. Pero nawala po siya nung umedad na po ako. So, nung parang medyo sorry po, medyo naiiyak. Ano po? Opo, at there's some day po to kasi sobrang tagal na prayer ko na po to. na makapag-service po sa Lord po. So, every night po, nagde-devotion po ako. And yun po, parang prayer ko po na sana may bigyan ako ng way ni Lord para makapag-serve po sa Kanya. And nag-try lang po ako mag-search po sa Facebook kung saan po pwedeng mag-service, ganyan. Hanggang sa nakita ko po yung Facebook ni Ate Chat. And yun po, nag-try lang po ako mag-approach sa Kanya po. And then yun po, please the Lord po yung isama niya po ako dito. Yeah. Po. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Romero, Tobong, Pangasinan po. Ang mga kakilala ko po dito ay sila si Gilbert, si Ate Chat din, na katulad niya. Tapos ang nagpasok dito sa akin, si Ate Ami, at saka yung isa pa, hindi ko alam. Hindi naman po kasi ako papasok dito, tapos inakay-akay ako dito sa mga hatika, pasok ka sa pastoral. Bakit anong mayroon sa pastoral? May pagkain? Sabi ko, dito as in wala naman po akong idea tungkol po dito sa religion na to. Walang wala as in po. This is the very first time po na very appreciate po sa pag-welcome ninyo sa akin. Maraming salamat po. Welcome po kayo mga kapatid dito at sana ang El Shaddai po sa ang ibig po sabihin ng El Shaddai sa wikang Hebreo ay isa sa mga ipinakikilalang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ng bansang Israel at ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang layunin po ng El Shaddai Prayer Partners Fellowship International ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan ng isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ng ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan pong panyo na natanggap ninyo ay may nakasulat na salita ng Diyos, ang Salmo 91. Dinadasal po ng mga prayer partners all over the world ang dasal na yan. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, kung magtitiwala po tayo sa mga salita na nakasulat sa panyong yan, tiyak na ang tulong ng Diyos ay sa atin. Sa atin ayon sa kalooban niya. Amen. Amen. Thank you po. Sana po hindi po ito yung una at huling makakasama po namin kayo sa gawain ito. Kaya thank you po ng marami. And God bless. Panginoon, salamat po ng marami sa aming po mga kapatid at kababayan na dinala niyo po dito sa gawain niyo po ng El Shaddai. Salamat, Panginoon, sa binigay niyong buhay at lakas at trabaho sa kanila, ayong biyaya at pagpapala, maging ang inyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, patuloy niyo pong gawin ito sa kanilang buhay upang lalo pa silang mapalapit sa inyo. At kung anuman po ang kanilang desire ng kanilang mga puso, nakikiisa po kami sa prayer na dumating nawa sa kanilang buhay. In Jesus' name we ask and we pray, and in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Welcome! Salamat! At yan po, magtuloy-tuloy na po tayo sa ating programa na kung saan ating pong ipagsisigawan at ipapahayag ang kabutihang nagawa ng ating Diyos sa ating buhay. Ayun po, sino po ang mga pinagbala sa araw na ito? Taas po ang mga kamay. Ayun, po, konti yata ang pinagbala ngayon. Marami po bang pinagbala? Lahat po ba pinagbala? Yes! So, magtatawag po tayo ng magpapatotoo kung sino po ang gusto mo magpatotoo. Sister Beth, amen. Palakpakan po narin yung aming kapatid. Praise the Lord. Isang muli yung maganda mo. Hapon mo sa ating lahat. Ang ipatutuo ko po sa inyo, mga kapatid, para maparangalan ang Diyos sa aking paglilingkod. Dahil sa totoo lamang, iniiyakan po na yung nanay ko. Dahil 7 months na po siya bedridden as ill. Subalit po, napakabuti ng Panginoon. Binigyan pa niya ng buhay ang nanay ko. At ngayon po, nakaupo na siya. Kasi body po siya, stroke. Dahil sa katandaan na rin, masipag kasi masado si nanay ko. Kaya yun ang kapag nanay mo talaga, mapapaiyak ka kung ano yung worries mo. Subalit salamat sa gawain niya. Siya dahil nalapas niyang kalooban mo. Lagi kang andyan sa kanya, nalalangin para sa pamilya mo. At hindi naman nagkulang ang Panginoon. Lagi kang tumutugon kasi na hindi ko siya nakakalimutan kasi by the power of the Holy Spirit, John 4:24, doon po siya hinugot na yung Holy Spirit ni Lord ang siyang pumupunta para kumuport sa mga bahay ko sa buhay. At at least sa mga pagsubok na yan, natutunan ko po talagang umbaba sa Lord, manalangin. Kaya salamat sa kanya, kaya well siya dahil. Tagal din ang Lord po. God bless us. Yun, napakalaking tulong po yung pagdarasal natin sa ating Panginoon. Kahit malayo po yung mga mahal natin sa buhay, kapag taimtim po tayong nagdasal para sa kanila, ay tiyak na tutugunin ang ating mga panalangin. Amen. Sino ba po? Isa ba po? Para po tuloy-tuloy na tayo. Ayun, so wala po. Ako na lang po magpapatotoo. So, thank you Lord. Nagpapasalamat po ako na sa 69 years ng nanay ko last month, ayun po, sobrang
natutuwa po ako kasi malakas pa po si nanay, and then ayun, binibigyan po siya ng kalakasan, kalusugan ng ating Panginoon. Kaya po, ibinabalik ko ang papuri, pasasalamat sa iyo, Mangyawe El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ayun po, magtuloy-tuloy na po tayo sa ikatlong yugto ng ating buhay kung saan yugto ng gawain kung saan tayo po ay magpo-praise and worship, at sasamahan po tayo ng dance ministry at ng music ministry na pangungunahan po ng ating kapatid na pinagpala, walang iba kundi si Sister Edna Magdalas. At syempre ang gagamitin pong daluyan ng ating pagpapala, walang iba kundi ang ating disciple in charge, ang ating preacher, Brother Edgar Berencio. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen! Amen! Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay! Isang pinagpalang hapon po muli sa ating lahat, at welcome po muli dito po sa gawain ni Abel Shaddai. Ang lahat po may handa na magpuri sa ating Diyos? Ang lahat na mga handa na ay pumapalakpak at sumisimang ang hallelujah. Amen! Ang sabi na po sa mga awit 66 verse 2, at purihin ang Diyos ng may kagalakan, wakas na magpuri sa kanyang ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen! Halina't purihin natin ang Diyos, huwag po tayong mahihiya na siya ay sambahin. Amen! Thank you.
Diyos. At tuloy nga po na napakasaya magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Wala pong kapaguran ang pagpupuri sa Diyos. Amen. Dahil ang pangako ng Diyos ay tapat. Amen. Salamat Panginoon sa iyong pangako, Panginoon. Salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong pangako. Pangako niyo'y aking pangawakan.
Mabuting balitang ito ayon kay St. Matthew or Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, unahin natin sa English version and then kasunod naman ito ay ang Tagalog version para maunawaan natin ng lubos. Okay, simulan natin sa may verse 24. Ganito ang nakasulat. Beginning from verse 24 to 27. Sabi dito, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down,
the streams rose and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasa. Ating purihin, pasalamatan natin muli ang Panginoon sa kanyang mga ginawa. Ladies and sisters, at maganda po ang ating weather ngayon. Amen. Ulan. Medyo mahirap lang lumabas, pero hindi naman tayo na-irritate sa init. Diba? Mahirap lang. Hindi ka lang makamaporma talaga. Pero ganun pa man is, ang pinakamaganda is yung araw na ito ay araw na kung saan ay in-offer natin sa Panginoon. Diba? The best thing that ever happens in our lives is encountering God. Yung lagi natin siyang may encounter. Because life is nonsense kapag hindi po natin na-encounter ang Diyos. Kaya napakahalaga po yan sa buhay natin. Na hindi lang puro trabaho, ang trabaho talaga nakapapagod po yan, depende rin sa trabaho. Hindi lang po puro trabaho, hindi lang po puro social media, hindi lang po puro party or ano po, mga social activities. Kailangan din natin ng pang-spiritual. Kasi lumalakas po tayo, tumatatag tayo, hindi dahil sa mga material o mga activity natin sa social. It has nothing to do with our spirit. Jesus said, Matthew chapter 4 verse 4, man does not live by bread alone. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Pag sinabing bread, anything that sustains our physical needs, mga vitamins, food, water, mga ganyan. Puro na yan sa katawan, sa body, even our clothes. Kaya puro sa ating physical. Pero pagdating na po doon sa spiritual, hindi na po kayang isupply yun po ng pagkain, food supplements, clothes, or water, or ano pa man. Hindi na niya na magagawa. At ang pwede lang makagawa po noon sa buhay natin ay walang iba kundi ang Word of God. Kasi siya po yung ating spiritual bread na nanggagaling sa salita ng Diyos. So, as human being, we are not only created as physical aspect. Hindi lang tayo pang physical. Tayo po ay pang spiritual. Kaya pag ang focus natin lagi doon sa physical and material, ang mangyayari, manghihina ka naman sa pangloob mo. Kaya pag dumarating ng mga problema at pagsubok, hindi mo na siya kayang labanan kasi kulang ka na sa energy, sa power, sa loob mo, so sa spiritual. The real you, the real we are is our spirit, not our physical. Pag nagkakakita, kita tayo, nagkakatinginan tayo, hindi ako ang tunay na ako o kayo ang tunay na kayo, kundi yung nasa loob nyo. And that is your spirit. The real you is your spirit. Because God created us in His
Image in His spirit. In His spirit. Okay. Likeness in His image. Ang ibig po sabihin nun sa kanyang spirit. Now, ito pong binasa po natin na ito, English and Tagalog, it's all about the teaching of Jesus or this parable about the wise and the foolish builders. Yung matalino at hangal na nagtayo ng kanilang bahay. Nagtayo. Napakahalaga po ng pagtatayo. All of us, sa buhay natin, kung anong meron tayo, nakadepende yung kung paano nyo sinimulan at itinayo. Diba? Doon yung nakadepende. Kung may mga taong successful ngayon, maaaring siguro yung pag-build po nila sa buhay nila ay maganda, kaya naging successful sila. May mga taong hindi naman sila naging great o successful, maaaring na-realize nila at the end of their lives is kaso hindi na nila magbalikan para magtayo ulit kasi wala nang panahon, wala na rin lakas. Inubos na ng panahon kasi there is a right time for everything. Kaya may regrets po sila na pwede naman palang maging maganda pero hindi ko nagawa. Ganun po ang ibig sabihin. So, let us go on. This story is all about how to build a strong foundation. Paano ba magtayo ng isang matatag? Paano ba magtayo ng isang matatag na pundasyon? Pag sinabing pundasyon, ibig sabihin, yun ang pinakauna-una mong gagawin at itatayo. Pag tayo po ay nagtatayo ng bahay o building, hindi ka agad yan sinisimulan sa taas. Doon ka muna magsisimula sa ground. Maghuhukay ka at depende yun kung saan mo ilalagay at kung saan mo pipiliin. Saan ka magsisimula, anong lugar pipiliin mo, saan ka magsisimula, at paano mo itatayo. Ang ibig ko sabihin is, foundation is the most important part of any houses or buildings. Pundasyon talaga, mga kapatid. Now, ang buhay po natin, our lives in this world, is the same is true for our lives in this world, are like buildings. Ang buhay natin katulad ng bahay, ng building. Ganyan ang buhay natin eh. Itinatayo, binibuild, no? Ini-establish. Ganyan ang buhay natin. Pwede tayo, we can build them with the best materials. Depende kung yung nagpapatayo ay mapera, natural, ibibigay mo yung pinaka-the best kasi gusto mo magandang building, magandang bahay mo, di ba? Ganun ibig sabihin nun. Ang buhay natin ay katulad ng buildings na itinatayo. Depende yun sa the best na materials kung gusto mo. Ang iba dyan is, nagtatayo sila na very impressive achievements, mga impressive achievements. Some are building their lives with impressive achievements. Kaya nga, di ba, may mga bahay na pag pumasok kayo, nakatikit yung mga diploma, mga degrees, mga ganun, di ba? Kabit-kabit, nakaka-pressure yun sa mga magkakapatid na walang degree. Kasi hindi ka may kakabit doon, hindi ka may lalagay, nakaka-pressure. Diba? No, nakaka-pressure yun eh. Kasi magkakapatid kayo, tapos sila may mga degree, mga parents pa naman, pag may degree, lalagay ng ganun sa kaisala. Para pagdating ng mga bisita, kitang-kita yung mga bachelor, mga degree. Paano pag wala kang degree, hindi ka ikakabit ng mother mo doon. Doon ka lang sa loob ng kwarto. Diba? So sometimes, that's how they build their lives in this world by impressive achievements or accomplishments. Another one, we can decorate our lives as just like a building, we can decorate our lives in this world by good deeds and kind words. Depende yan. Halimbawa, pag inumpisahan mo ang buhay mo ng maganda, basta dire-diretso lang, huwag kang hihinto, huwag kang titigil, magandang resulta. Pag good seed, good harvest and crops. Ganun yun eh. Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng pangit, ang bubunga ay maganda, di ba? Hindi naman pwede. Pag maganda ang itinanim mo, maganda rin yung aanihin mo. Kasi ano yun eh, lows kasi yun eh. What you sow is what you reap. Pag ano yung itinanim mo, hindi na aanihin. Hindi yan alam ng ibang mga tao kung bakit sila nagsasuffer. Depende yung kung ano tinanim mo.
Diba? Pero hindi nangangahulugan. Pag mabuti lagi ang tinatanim mo at ginagawa mo, puro good deeds, hindi nangangahulugan. Walang darating sa buhay mo ng mga trials. Meron pa rin. Meron pa rin. Bakit? Tao ka pa eh. Pag naging bato ka na, yan, palagay ko, hindi ka na masasaktan. Kaso tao ka pa eh. Malayo pa, matagal pa maging bato. Diba mga kapatid? Yun po ang ibig sabihin nun. So, our lives are like buildings. Kaya, we can build them by, yun nga, good or bad. Depende na po yun sa atin. It is not upon the Lord. Hindi po galing yan sa Panginoon. Ibibigay lang ng Panginoon ang kanyang salita. Ibibigay niya ang kanyang blessing. Pero depende nga yun sa iyo. Hindi naman ang Diyos gusto ka lang niyang gabayan, turuan, at ipakita yung kanyang blessings para na sa iyo. Pero kung ikaw naman ay hindi aangkop sa kanya, katulad yung pinag-aralan natin last Sunday is seek ye first the kingdom, yung hari at saka yung kanyang kaharian, tapos, and his righteousness. Ibig sabihin, mabuhay ka sa kanyang rules, guidelines, and regulation, and all these things shall be added unto you. Last Sunday po yun. Sabi po, but if our life, no, is not built on a solid foundation, let's say, yung mga na-mention ko kanina, how do people build their lives? Kung ang buhay naman natin ay hindi natin itinatayo sa matibay na pundasyon, it will not last long. Hindi yan magtatagal. Kaya nga pagdating sa mga, ano to tinatawag nating mga kalamidad, trahedya, lalo ng mga lindol, meron talagang mga bahay na bumabagsak, mga building. Ang problema nun, siguro ay yung pundasyon. Eh bakit yung iba hindi bumabagsak? Diba yung iba bumabagsak, bakit yung iba? Di kung sana lahat bumabagsak, kasi pareho lang naman nilindol. Magkaiba kasi yun sa pundasyon. Kaya, very important talaga. The first thing to do is, makuha natin yung pinakatamang pundasyon. At yun ang gusto kong i-share sa inyo, how to build a strong foundation in life, sa buhay natin. Hindi talaga magtatagal. Ang nagtatagal lang, yung maganda lang ang kanilang pagtayo. Pag-umpisa, pagkatayo, at saan nila itinayo, paano sila pumili ng tatayuan. Nakuha niyo po point ko? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Si Jesus, in-introduce niya dito sa atin, ito sa kwentong ito, in this story, the two different men who build their houses. Yun po ang kwento, dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay. Meron silang similarity and contrast or difference. Meron. Dalawa kasi ito eh. Dito sa dalawang builder na ito, pinapakita ni Jesus which of them is na nagtayo ng tama at totoo at matatag. At yung isa, bumagsak, hindi nagtagal, naglaho ang kanyang bahay. Unahin muna natin yung kanilang similarity kasi meron silang similarity yung dalawa. Unahin natin. Una, they live in the same place or community. Ang tinitira nila, pareho lang na municipal or city or basta place. They are living in the same locality or community. Pareho silang nando doon, hindi sila magkalayo. Probably pareho rin sa siguro ang kanilang citizenship nito. Kasi pareho silang nakikinig ng salita ni Jesus. Another one, ng kanilang similarity, they heard the same word of instruction. Pareho silang nakarinig eh. Kaya sabi ni Jesus, ang nakikinig ng mga salita kong ito at nagsasagawa ay matutulad sa ganito. At ang hindi naman nakikinig tapos hindi naman nagsasagawa ay matutulad din sa ganito. Ibig sabihin, pareho silang nakapakinig ng mga salita at instruction. Sa gawain ng Panginoon, di ba? Lahat naman ng nagsisimba o umaatin, nakakapakinig naman ng Word of God eh. Oh, kung pareho nakakapakinig ng Word of God, pero hindi naman pareho naman ang kanilang pamumuhay. Yung lifestyle, hindi nagiging pareho, pero pareho nakapakinig. So, may problema doon sa nakinig at kung paano ginawa ang instruction. Not only that, they both built a house. Pareho silang nagtayo.
Hindi naman sinabi yung isang pagkapakinig, lumabas siya, hindi siya nagtayo. Pagkalabas nila, after they hear the words and instruction, pareho na silang nagtayo. Not only that, they both went through the same storm. Sa pagtayo nila ng kanilang bahay, parehong dinaanan ng bagyo, baha, malakas na hangin, storm or baha, flood, and wind. Yan po yung tatlong elemento na sumubok ng kanilang itinayo is storm, baha, at saka hangin. Flood, storm, and wind, tatlo. Hindi naman nangahulugan na yung isa hindi dumaan sa storm, sa bagyo. Pareho silang dinaanan. Ibig ko sabihin, like in this world, rich and poor, or matalino, or ordinaryong tao, o sikat, lahat naman talaga dadaanan ng problema, ng mga trials, ng mga pagsubok. Wala namang exempted eh. Wala namang shielded sa atin na pagdating sa mga trahedya, calamity. Lahat yan dadaanan talaga, mga kapatid. So, yung apat na yon, pare-pareho sila doon. Ibig sabihin, meron silang commonness doon or pagkakatulad. Their similarity yung pinapakita ko when Jesus introduced these two builders. Not only that, tingnan natin yung kanilang differences. Yung kanilang difference. First, their difference is they differ in following words instruction. Doon na sila nagkaiba. Pareho silang dumalo at nakapakinig ng instruction, pero hindi pareho ang kanilang pag-apply, pagsunod sa instruction. Tingnan niyo mga parents, isa lang naman ang instruction sa mga anak eh. Naman si ninyo, isa lang naman. Pag ina-address niya yung kanyang mga anak, o mga anak, makinig kayo ha, ayoko ng ganito, ganyan, maaga umuwi, magseryoso sa pag-aaral, huwag mo nang mag-boyfriend, huwag mo nang mag-girlfriend, no? Yung mga ganun. Pero, paglabas ng ating mga anak, hindi pare-pareho eh. Hindi pare-pareho, merong masunurin, merong pasaway, tigas ang ulo. Diba? Ganun talaga, hindi pare-pareho. Doon na po sila, hindi nagkaiba. Kanina, ang dami nilang pagkakatulad, ngayon, hindi na sila magkatulad sa isang bagay pagdating sa obeying or following the words and instruction. Not only that, they build, una, pangalawang difference, they build their house differently. Bakit magkaiba? Yung isa, tinawag ni Jesus na matalino kasi pagkarinig niya ng salita at paglabas niya ng kanyang sinunod, doon siya nagtayo sa baguhan. Yung isa, pagkarinig niya ng salita at paglabas niya ng kanyang sinunod, doon siya nagtayo sa buhanginan. Later on, i-elaborate ko yung difference of sand and rock foundation. Okay? So, magkaiba na uli sila rito. And the last one ng kanilang difference is they are different in identity. Ano yung identity ng isa na sumunod sa instruction? Wise. Wise. Ano naging identity ng isa na nakapakinig paglabas, hindi niya sinunod ang instruction? Foolish. Hangal ang tawag ni Jesus sa doon sa hindi sumunod. So, magkaiba na yung identity. Napansin niyo sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, kahit anong churches, kahit anong denomination, affiliation, hindi naman talaga lahat pare-pareho. Ang nangyayari lang, nakakadamay-damay. Halimbawa, dito ka umaatin, tapos nakagawa ka ng scandals, ay ganyan pala mga taga-ano. Ay ganyan pala mga taga-ganon. Ay, ganun pala mga taga-ganyan. Yung pala sila. O, samantala yung gumawa lang, dalawa, tatlo, apat, hindi naman lahat ginagawa.
Napansin po ninyo? Di ba damay damay? Yes, because of identity. Oh, ganun yung identity. Parang sa parents, di ba kapag ang anak mo ay nakagawa ng scandal sa barangay, kanino anak yun? Ay, anak ni Perla de la Cruz. Naku, ganyan pala si Aling Perla. Ganyan ba tinuturo niya sa kanyang anak? Eh, hindi naman pala ganun ang tinuturo ni Aling Perla. Maganda naman pala ang tinuturo niya. Kaya nga lang, may problema lang siya sa kanyang anak. So, yung identity na dadamay. Mga kapatid, they different in identity. Tinugurian ni Jesus, isa hangal, isa matalino, isa ay foolish. Now, tinan niyo po. Si St. James, si Santiago, nagsabi siya sa atin ng dalawang importanteng bagay. Ano po ang kanyang dalawang importanteng bagay na sinasabi sa atin ni St. James? Una, hearing and doing must go together. Hindi mo pwedeng paghiwalay yan. Hindi pwedeng pakinig lang ng pakinig. Kahit nga sa school, di ba? Tinan niyo yung mga teacher natin. Minsan tayo, ang pinakaayaw kasi natin sa school yung magbibigay ng exam. Hindi ba pwedeng puro oral lang, puro theory lang, turo lang? Hindi ba pwedeng gano'n? Wala bang school na puro turo lang? Wala eh, di ba? Lahat ng school, laging may exam. Lagi. Kasi doon malalaman kung yung naririnig mo ay ginagawa mo rin. Kaya hearing and doing must go together. Hindi siya pwedeng maging divorce. Otherwise, pag nag-divorce yung dalawa, hindi na magiging totoo ang buhay. So, yun po ang ibig sabihin nun. It is not the hearing, sabi ni St. James, but the doing that brings blessings. Amen? In building a house, sa pagtatayo po ng bahay, mga kapatid, no? Sa pagtatayo natin ng bahay, is, ang mahalaga po is yung plan o blueprint. Kahit na siguro pag sinabing sakto lang ang budget mo, hindi malaki, pero gagawa ka pa rin ng sketch eh. Yung dimension, kahit hindi yan gawa ng architecture or ng engineer, basta kahit pa paano, masasabi mo yung kahit sa sketch o layout mo, gusto ko ganito, papunta dito, papunta ganyan, ganito kataas, ganyan kalaki, ganyan. Ganun ang ibig sabihin nun, naggumagawa ka na ng plan and blueprint. Yun ang pinakamahalaga. Eh si Jesus yung master builder natin, mga kapatid. Oh, ang Panginoon ang nakakaalam na magandang plano at layunin para sa buhay mo. Ibig sabihin, kasi siya yung Diyos eh. Siya yung nakakaalam. Alam niya yung nakaraan mo, alam niya yung ngayon mo, at alam niya pa rin yung mangyayari sa bukas mo. He knows your past, your present, and your future. Because God knows everything. Walang natatago sa Kanya. Alam niya pinaka-the best para sa iyo. Parang parents pa rin. Parents knows what is the best for their children. Sa early stage ng mga anak natin, hindi nila alam yun. Kaya kung minsan, hindi nila tayo maunawaan, maintindihan sa pagdala natin sa kanila. Kasi hindi nga nila naiintindihan. Pag naging parents sila, doon nila marirealize, tama pala si mama, tama pala si papa. Kung sinunod ko lang sila, hindi ko sinunod yung puso ko. Sana, di ba? Mga ganun eh, di ba? But it's not too late, mga kapatid. Na-adjust naman po ang lahat ng bagay pag dumating na. So, Jesus is our master builder. Siya po ang pinakamahusay na arkitekto, inhenyero ng buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit nagdoble yung tinay ko? Nagkagulo-gulo na. Bakit nagdalawa yan? So, sabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 24 and 27, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. Nakita po ninyo, dinescribe ni Jesus, ha? Inuulit ko. Wise man. Tinawag na wise man. Ang wise man, yung ibig sabihin yan, kinuha ko yung meaning, means sensible. If you are wise, you are sensible. Pag sinabing sensible, from the word sense, yung marunong kang dumama, yung tama, yung matino ka. Kasi pag
wala ka sa katinuan, nonsense ka. O, hindi ka sensible. Diba? Pag sinabing sensible, maayos ka, matino ka. Hindi ka paloko-loko. O hindi loko-loko, parang ganun ibig sabihin doon, ha? To be thoughtful. Diba? Bakit napunta doon? Thoughtful. Pag sinabing thoughtful, diba yung pag thoughtful ka, yung maalalahanin ka, pero hindi lang maalalahanin yun eh, yung yung pag sinabing thoughtful, maingat. Tama? You're very thoughtful. Maingat ka. Ayaw mong magkamali. Ang mga taong matatalino, thoughtful yan sila. Hindi yan sila basta pasok ng pasok, bira ng bira, tira ng tira. Kaya nga thoughtful eh. Maingat. Yan ang mga wise ah, na pinapakita ko sa inyo na katangian dyan. Wise, sinabi ni Jesus dyan sa Matthew 24 ngayon. Not only that is understanding. Ayan, madaling unawahin yan. Nakakaunawa. Ang mga matalino nakakaunawa. Pag kinausap mo yung mga foolish, mapapagod ka sa kapaliwanag. Susuko ka. Yung matalino, hindi pa tapos na sinasabi mo. Ano, get na, okay lang, okay na, get na. Ang daling kausapin. Kaya pag makikipagbati ka sa mga matatalino, hindi ka mahirapan. Mahirapan ka dun sa mga foolish. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka maiintindihan. Ikaw pa ang mali. Nakuha niyo ang point? Ang sarap i-handle ng mga wise men, mga matatalino, alam niyo ba kung bakit? Eh, kasi ang dali nila makaintindi. You don't need to go to seminary. Just to become a wise, hindi mo kailangan ng... Excuse me po, hindi ko sinasadya ng medyo na dulas lang. Or university, kailangan natin ng school eh. Kailangan natin ng seminars. Kailangan natin yan eh. Pero, kung lahat ng tao ay dumaan sa university, dumaan sa colleges, dumaan sa mga seminars, etc. Eh, disintano, sana lahat ng tao ang tatalino. Yung iba nga degree holder eh. Pero saan napunta? Sa tambay. Saan napunta? Naging kandador. O, diba? Pero dumaan sila doon sa university. Eh, sa bansa Pilipinas, hindi naman lahat po ng may degree courses, eh, maganda ang buhay. Karamihan sa atin, sa bansa natin, mga mayayaman, hindi naman sila degree holder, pero may talino kasi. Yun ang ibig sabihin nun, ha, mga kapatid. Not only that, is prudent. Prudent means maalam, parang katulad din. No, sabi ng Proverbs 10:8, kanina pa yan, the wise man in heart accept commands, but the chattering fool comes to ruin. Yung tao daw ng matalino, tinatanggap niya mula sa puso niya ang lahat ng mga utos, aral, at advices. Kaya ang sarap kausap ng matalino. Diba? But a chattering fool comes to ruin, ay mapapahamak, buwabagsak. And Matthew 7 verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Pangalawa, foolish men. Tinignan ko yung salitang foolish doon sa dictionary ng Greek. Ang nakalagay sa kanya ay moron. Masarap yan. Sa Bisaya, masarap yan. Moron. Yung moron yung rice na mayroong peanut sa loob na may chocolate. Eh, hindi itong moron na ito. Ang ibig sabihin ng moron is the word moron is used one who is stupid. Pag sinabing moron is the one who used as stupid. Sa Tagalog, ang tawag doon ay tanga. Ang foolish ay katulad, katumbas ng tao, tanga. Sa another word yung tanga is angal, mga kapatid. Hindi po masama ang salitang tanga sa Tagalog na dictionary. Hindi po masama yung salitang tanga. Ang ibig sabihin ng tanga o foolish, tinan mo, ano ko po ito, based on my observation. Yung foolish, hindi nangangahulugan, wala siyang alam. May alam siya. Ayaw niya lang gawin.
dumi, eh dalinisin mo. Di ba? Alam mo, yung ibig sabihin, iba kasi yung ano eh, yung sa inosente or yung sa, iba yung innocent sa foolish, magkaiba yan eh. Iba rin yung bobo sa foolish, magkaiba yun eh. Pero yung foolish, hindi nangangahulugan, wala siyang kakayanan, wala siyang alam, meron siya kaya nga lang, ayaw nga lang talagang gawin. Napakatanga, hindi. Diba, hindi magandang pakinggan, pero hindi po yun masamang salita. In fact, hindi po masama, ha? Hindi po yun mura, yung hindi po yun judgmental, hindi po yun. So, sabi ng Proverbs 14, a wise woman builds her home. Ang matalinong babae ay tinatayo niya ng mainam mabuti ang kanyang tahanan. But a foolish woman tears it down, ginigiba niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Hindi lang to address sa babae, ha, pati sa lalaki. Kapag matalino ka, instead you tear down all your home, your family, your children, or your dreams, your pangarap, ang gagawin mo yan, bubuuhin mo yan ng bubuuhin. Yung mga tatalinong tao, ang lagi nilang ginagawa ay kung paano bumuo, paano mag-mend, paano mag-heal, paano mag-stitch. Para mabuo lang. Yung mga hangal, mga tanga, mga pulis, walang ginawa kundi manira ng manira. Di ba? Kaya kitin nyo dito sa mundong ito, dalawa lang ang klase ng tao, isang taga-buo, isang taga-sira. Oo, ganyan ang tungkol sa mundong ito eh. Di ba? Mga kasama natin, kahit anong gawin natin, tayo ang habol natin to preserve, para mabuti, gumanda, umayos. Sila naman ang trabaho nila, taga-giba, taga-wasak. Napakahirap mabuhay sa mundong ito. Kaya tuloy yung mga matatalino, pinanghihinaan, nawawalan sila ng pag-asa, nawawalan sila ng buhay. Kasi, gawa sila ng gawa ng tama, binabagsak naman sila ng binabagsak ng mga tao na sa paligid nila. Kaya, as a wise man na sinasabi ni Jesus, you need a strong foundation. Mabait ka, tama ka naman, sensible ka, maingat ka, thoughtful ka, pero kailangan mo kasi ng matibay, matatag na buhay. Kasi hindi ka mananatiling mabuting tao kung mahina ang kinatatayuan mo. Amen? Let me go on. Dalawang step lang ito. Dalawa lang. Hope and pray matapos tayo 2:30. How to build a strong foundation? First is, we must listen and practice the Word of God. Kailangan natin pakinggan at pagkatapos gawin ang salita ng Diyos. Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine hears. But wala yung verse. Bakit naging 27? Dapat 24 yun eh. Nawawala. Hallelujah. Dito na lang kayo to sa verse na sasabihin ko. Mali. Hindi kasi ako expert sa paggawa ng slides. Kaya inaabot ako ng alas 12, alauna. Hindi kasi ako expert. Matyaga lang talaga ako mga kapatid. Hindi ako kasi techie na tao. Matthew 7:24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. Yun ang sabi ng Panginoon. Now, pansin niyo. The first man na sinabi dito ni Jesus is yung nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay doon sa batuan. The first man is a believer. The word who hears. The first man is the believer
the word he who hears. Yung salitang hears doon sa Matthew 24 verse chapter 7 verse 24, ang sabi doon, ang nakikinig. Eh ang pananampalataya, faith comes by hearing, sabi ng Romans 10:17. Hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi mo muna papakinggan ang salita ng Diyos. Pag nagkaroon, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, magpuproduce yun ng faith. Kaya yung mga tao nakakapakinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon na sila ng faith sa Diyos. Pero hanggat di ka nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng true faith sa Kanya. Yung biblical faith, ha, kasi hindi lahat ng tao ay mayroong biblical faith. Pag sinabing biblical faith is the description of God sa ng faith sa Bible. Kasi ang faith kasi, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Ang Diyos hindi kasi nakikita, pero naniniwala ka sa Kanya. And that is a biblical faith. Kasi yung tao sa labas, naniniwala, basta makita. Diba? Kaya nga may words na to see is to believe. Yan. Diyan, oh, magkakaroon ako ng paniniwala, ng faith. Pakita mo muna sa akin. Pero kung hindi mo papakita, never. Parang gano'n. Eh sa biblical, you have to believe first before you can see. Yun po ang ibig sabihin nun. So, it is not enough, oh, sabi ng James 1, verse 22 and 25. It is not enough to hear the word, we must do it. Nagiging strong ka, nagiging matatag ka, once na pinapakinggan mo at ginagawa mo. Kaya sinabi ko na sa inyo kanina, hearing and doing must go together. Hindi pwedeng hearing lang. At hindi ka rin makakagawa kung wala kang narinig. Diba? How can you apply the good foundation of your life kung wala ka namang basis at wala ka namang napakinggan na galing sa salita ng Diyos? Diba? Kaya combination talaga, magkakumbine talaga itong dalawang ito. Now, let me read to you James, Santiago chapter 1, verse 22 to 25. But don't just listen to God's word. Huwag lang daw pakinggan ang salita ng Diyos. You must do what it says. Si Santiago ito. Otherwise, you are only fooling yourselves. Kaya napansin nyo na kanina, di ba? Ang nakikinig pero hindi ginagawa ang tawag hangal pulis. Mga kapatid, alam niyo po ba ang pinaka worst na sa buhay ng tao? Yung sarili mo, niloloko mo na. Yes. Diba? Ang alam po, ang tamang panluloko, lulokohin mo yung iba, pero yung sarili mo, lulokohin mo. Napakahirap kaya lokohin ang sarili mo. Nagawa niyo na ba yung sarili mo, niloko niyo isang araw? Ako minsan, malapit ko nang lokohin sarili mo. Alam niyo kung bakit? Eh, sa isang linggong maghapon ako lang lagi isa plat, parang gusto ko nang bulagain yung sarili ko. Parang gusto ko nang asahin eh. Nawawala lang yan pag lumalabas ako, lakad-lakad, punta dito, ganyan, tingin-tingin dito. Pagbalik ko liyan sa plat, iinog lang yung buhay kong ganyan. Pag may umaakyat lang ng Sabado, pag mayroon tayong prayer chain, at saka intercessory prayer, at saka Sunday, yan, medyo umiiba na. Pero pag ako na lang po niyan, minsan parang gusto ko nang lokohin sarili ko para mag-enjoy lang ako eh. O tingnan niyo, balikan natin. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. Tingnan niyo ha, hinighlights ko na yan. Verse 24, you see yourself, walk away and forget what you look like. Sabi ni St. James, verse 25, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, pag tinignan mo mainam talaga ang kautusan ng Diyos na nagpapalaya, if you do what it says, patapos ginawa mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Anong ibig sabihin ni James dyan? Pag ang ibig niya sabihin dyan sa verse 23, may mga taong ang kanilang pagkakamali ganito. Pagkakamali saan? Verse 23, nakalagay yan. They merely glance at themselves. Ang salita kasi ng Diyos parang mirror yan eh. Walang tao na walang salamin. Believe me, kahit mga lalaki, gumagamit din kami ng salamin. Bakit? Eh paano mo makikita kung okay yung buhok mo? Nasa tama ba yung bumps mo? Tapos yung eyebrow mo, baka hindi balance. Yung isa, lagpas ng konti, yung isa maikse. Makapal yung isa, manipis yung isa. Pati sa lipstick.
pati sa pagdadamit, inaano din natin yan. Kailangan kasi natin ng mirror. Believe me, sa bansa natin, kahit barong-barong yung bahay, makikita ka na may nakabasag na salamin, nakasiksik sa ganyan sa gilid, oh, pinagtsatsagaan yung, kailangan pa rin eh. Oo. Kailangan pa rin. Eh, palibasa mga lalaki, hindi naman kami, wala, hindi naman kami nagdadala ng salamin, pero pag nakapasok na kami ng mga restroom, mga ano, CR, doon nag-aayos. Meron akong isang karanasan, nag-talk ko doon sa Marikina. Nag-talk po ako, ay nakakahiya kasi nag-talk ako, nakabukas yung sipi. May nanay sa harapan na nakagano. Sabi ko, nanay, bakit po parang hiyang-hiya kayo habang, eh kasi yung seeker niyo po, hindi naman sa eh, wala na akong magagawa, tapos na akong mag-talk. Yung mga ganun, bakit? Kasi hindi nananalaming, hindi nagtitingin. Isa pa, meron akong sinuot na long sleeve, hindi magka-match yung botones sa kuhanes. Lagpas ng isa yung kwelyo, yung isa mababa. Karanasan ko po yan, mga kapatid, dahil hindi ako nananalaming. Kaya napakahalaga. May mga ganun tao, what is their mistake? Looking at the mirror, they glance. Kapag ang pakikinig mo at pagtingin mo sa salita ng Diyos, pasulyap-sulyap lang, tapos hindi mo pinapansin kung ano ang nakikita mo sa mirror, hindi ka machi-change. Hindi lang yun, they forgot. Sabi ng verse 24, they forgot what they see. Ito yung tinatawag na ini-ignore mo na. Nakita mo na hindi balance yung foundation mo, makapal dito, malipis dito. Hindi mo pa inayos. Ayusin mo kasi hindi nga pantay. Yung ganun na ibig sabihin yun, kinalimutan mo kahit nakita mo. And they fail to obey. It is not hearing, but it is doing that bless, binibless. Hindi daw yung nakikinig ang binibless ng Diyos, kundi yung nagsasagawa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The same things, that has two important things. Again, hearing and doing must go together. Amen? Now, how to build pangalawa, and this is the last one, pangalawa. Pangalawa, how to build a strong foundation. Pangalawa is, we must choose to build. We must choose to build on the rock. Kailangan piliin natin magtayo ng ating buhay. Sabi ko kanina, our life is just like a building, katulad ng isang building. We must choose to build on the rock. Kanina is we must listen and obey the word of God. Ngayon, we must choose to build on the rock. Bakit nga ba sa bato? Bakit nga ba sa batuhan? Now, tingnan niyo yung verse 24. Balikan natin. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like the wise man who built his house on the rock. Sa bato. Doon niya sa bato, itinayo. Napakahalaga ito, mga kapatid. Kasi building on the rock is a hard work. May mga taong hindi nila concern yung hard work pagdating sa pag-uumpisa. Tandaan ninyo. Kapag nag-uumpisa kahit sa trabaho at mahirap, magpasalamat ka. Magiging puhunan mo yun. Yung mga taong nag-umpisa magtrabaho, ang gagaang, namimili sila ng trabaho, gusto nila ma-easy at magaang. Kaya pagdating ng panahon na mas mabigat na challenge ng kanilang buhay, hindi na nila ma-handle. Bakit? Wala na silang puhunan. Nakukuha niyo ako? Kaya magpasalamat kapag nag-uumpisa kang hirap na hirap ka. Kasi nagdadagdag yun sa'yo ng lakas. Now, building on the rock, why we choose to build our lives on the rock is time-consuming siya. Nakakaubos ng oras. Hindi katulad dun sa malalambot na lupa, ang daling hukayin. Ang daling kunin ang lupa. Pero kapag mabato, matitigas, mahirapan ka.
magastos yan. Bakit? Imagine, magkano ang labor ng isang araw ng sa atin. And, I don't know kung 750. Oh, sa 4 months. Ibaba natin siguro 550 naman yung ano, 550. Oh, eh kung makukuha lang ng isang araw, inabot sa kakahukay ng isang linggo, lugi ka. Nakakaubos. Time consuming. Another one is a lot of effort to do. Ang dami pong pang gagawin. Kaya kita ninyo, ha? Hindi lang yan. The price of strong foundation is high. Napakataas ng presyo ng pag ikaw ay magtatayo sa pundasyon, napakataas ng halaga na gugugulin mo, mga kapatid. Napakataas na halaga. Ganyang kahalaga yung buhay. Merong kang pagdadaanan talaga na trials. I remember si King David. Sabi ni David sa Psalm 40 verse 1 and 2, I waited patiently for the Lord. Ang tagal niyang nagtiyagang naghintay sa Panginoon. And He turned to me and heard my cry. How many years? Inanoint na siya na maging hari, pero naghintay pa siya ng more than 25 years para makaupo bilang hari. Bakit? Eh, ayaw bumitaw ni Haring Saul, yun, the first king of Israel. Eh. Gusto siyang ipapatay. Kaya naging fugitive siya. Nagtago-tago siya sa mga gubat, sa mga kabundukan, dahil ipapatay siya ng unang hari. Eh, siya na ang inappoint ng Diyos na maging hari. Kaya sabi niya, I waited the Lord patiently and now He answered me. He heard my cry. Ipinagpalagay niya sa verse 2, pag binasa natin ang verse 2, He lifted me out of the slimy pit and out of the mud and mire. Ang ibig po sabihin niyan, yung problema trials ni David na napakahaba na hinintay niya at sinagot siya ng Diyos ay katulad daw ng isang kumunoy o burak. Sino po sa inyo nakaranas ng malubog sa kumunoy? Meron ba ditong nakaranas? Ako nakaranas. Kasi nung bata ako, gala ako eh, gala. Sa kakaligo-ligo namin sa mga ilog-ilog, nakaapak ako ng burak. Oh, ang ginawa ng kaibigan ko, dahil hindi ako nahirap akong hilain, ang ginawa ay binatukan ako ng malakas ng gano'n. Ay tinatanggal ako dun sa burak. Oh, binatukan ako dito sa bato. Hindi ko alam, naaho naman yung paa ko sa burak. Ang hirap, parang ganoon ang description ng kanyang trials. Out of the mud and mire, He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Si David dito, ha? Tinampo ninyo. Yung problema niya ay katulad ng kumunoy o burak. Ang hirap umahon. Pag nakapanood kayo ng movie, pag yung mga na sa kumunoy, ang kailangan dyan sa pag ikaw ay nakaranas ng kumunoy, huwag kang gagalaw kasi the more na gumalaw ka, lulubog ka. Ganon ang kumunoy, ganon ang burak. Sabi ni David, and He set my feet on a rock. Huh? Inilagay niya yung aking paa sa bato. Napansin po ninyo, parang ganito, demonstrate ko. Pag nakatungtong ka sa putik, ano ang tendency? Lumulubog ka sa putik. Pag nakatungtong ka sa bato, anong tendency? Steady lang. Hindi lumulubog pag nakatungtong sa bato. Yan ang ibig kong sabihin. Pag ang buhay natin nakatungtong sa Diyos, nakatungtong sa Panginoon, hindi ka lulubog. Kasi tama ito itong tungtong mo. Gawin natin pundasyon ang Diyos sa buhay natin. Mag-uumpisa ka mag-abroad. Huwag kang ma-excite. Pag mag-uumpisa ka mag-abroad, unahin mo ang Diyos. Pagdating mo sa abroad, hanapin mo ang simbahan, hanapin mo kung saan may prayer meeting, may gawain. Yun ang itayo mo. Bakit? Para hindi ka lumubog. Amen ba? Yes! Naranasan ito ni David. Sabi niya, He set my feet on a rock. Kaya sabi niya uli, what is a rock foundation? Rock foundation is a solid and stable. Tama? Solid yan eh. Another one, rock is unchangeable.
Yung una, yung isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating ang baha, dumating ang hangin, dumating ang bagyo, gumuho ang kanyang bahay. Bakit? Kasi buhangin eh. Ang buhangin, pag dumakot ka ng buhangin, habang pinipiga mo yung buhangin, nauubos. Bakit? Hindi siya stable eh. Labas ka, kuha ka ng bato, pigain mo ng pet, pigain. Aywan ko lang pag hindi ka sumuka. Sumuka? Sumuko dyan. Bakit? Hindi mo mababago yung bato. Sand is changeable, but rock is solid, unchangeable. Hindi nagbabago. Ang lahat ng bagay sa mundong ito nagbabago. Believe me. Kaya huwag kayong magtitiwala sa beauty. Huwag kayong magtitiwala kasi pagdating ng 60, lalay-lay na yan, kapatid ko. Believe me. Reality yan eh. Huwag kayong magtitiwala sa trabaho. Ang trabaho, hindi yan panghabang buhay. May nauunang may tumatagal, merong hindi, may pinapala, merong hindi. Huwag rin kayong magtitiwala sa mga kaibigan. Bakit? Hindi lahat ng kaibigan nyo faithful sa inyo. Kung minsan, ang pagbagsak natin, yung galing sa kaibigan natin, kaya tayo bumabagsak. Bakit? Kasi changeable na eh. Hindi ko naman sinabing siraan yung mga kaibigan nyo. Ang ibig ko sabihin, hindi kayo makakapagtiwala sa kaibigan ninyo na isang araw na hindi siya magbabago. Dapat ready kayo para hindi kayo bumagsak, mawala ng pag-asa, mapanghinaan. Asahan na ninyo kung sino yung pinakamalapit at pinaka-close sa'yo isang araw at dating ng panahon. Magbabago yun para hindi ka na masaktan. Pag dumating yun, sabi mo, ah, ito na nga pala yun. At least na-advance ka na. Most of our disappointment is we expect that our friends, yung mga kaano natin, ay magiging tapat sa atin, magiging mabait din, katulad nating mabait sa kanila. Eh kaso, changeable nga eh. Rock offers a good foundation. Yan po ang ibig sabihin niya. Sino po nakakaalala nito? Doon na lang eh. Huwag sa akin. Anong tawag po dyan? Sikat po yan. The Leaning Tower of Pisa sa Italy. Icon yan sa Italy. Pag napunta kayo sa Italy, huwag ninyong mamimiss na puntahan yan. O, ano pong meron dyan na kinuha ko sa Google? Una, ito ay itinayo ng 1173. Year 1173 and it was completed in 1372 after almost 200 years. Wow, ang tagal. Ano po? Not only that, itong Leaning Tower of Pisa, it costs a building tower of Leaning Tower today. It is estimated mga 4,000 million. 4,100 million dollars ang cost niya. Noon pa yun. O, tinan nyo ha. Then, itong tower na ito, the tilt had reached 5.5 degrees. Yung kanyang pag-tilt, yung kanyang pagtagilid niya, sinukat ang mga engineer ng 5.5 degrees, malaki-laki. Kaya nga tinan nyo, tagilid. Yun po ang ibig sabihin po niya. At ang Italian government, nag-spend po sila ng, appoint po sila ng committee na 13 expert na mga engineers na to come up with a plan to save the tower. Para lang i-save nila yung tower na yan. And yung Italian, nag-spend po sila ng 11 years. 11 years na ni-spend nila at gumastos po sila ng 27 million to repair that tower. Pero, hindi naman talaga nila na ibalik ng gusto. Meron pang naiwan ng mga, siguro ang na-save lang nila mga 3.7 degrees lang from 0.5 degrees. Yun lang ang na-save nila. At ito ay nabuksan noong December 15, 2001, inopen nila yung Pisa, Leaning Tower of Pisa, no? Inopen nila ng 2001 ng December 15. Pero nag-spend po sila na almost
27 million. Kaya, nakita ninyo, magmula lang doon sa 4,100, naging 27 million ang na-spend po nila, nadagdag. Very costly rin po. At saka, almost mahabang taon na ginugol nila para lang maibalik. Pero hindi pa rin nila naibalik. Bakit? Alam niyo problema ba tumaganit yan? Dahil sa mahina ang pundasyon. Hindi lang mahina ang pundasyon, yung pinaglagyan pa nila ay yung faulty. Yung nasa fault line na yung ano. Alam niyo ba ang mga challenge ng engineering ngayon, katulad sa Taipei, kung saan nila itinayo yung 101 na yung Taipei. Challenge siya ng mga engineer, doon nila itinayo sa kung saan doon malakas ang lindol. Doon nila itinayo, prenup nila. At dahil sa mga bagong teknolohiya, pag lumilindol, hindi natutumba ang tumatagilid o nawawala sa shape ang Taipei 101, mga kapatid. At napunta po ako dyan sa Taipei. Kasi yung anak ko, eldest ko dyan, nag-trabaho. Pero wala na, hindi for good na siya, matagal na po yung mga 3 years ago na. Nang 50th birthday ng sister wife ko, in-invite kami ni eldest doon. Tapos sabi ko, ito na pagkakataon ko na makakaakit ako sa 101. Yung sister wife ko, takot sa heights. So, hanggang doon lang kami sa baba, tingin na kami ng tingin. Umuwi ako sa Pilipinas ng malungkot. Bakit? Kasi yun ang gusto ko magpuntahan ng tuktok eh. O, diba? Now, mga kapatid, what's wrong with this building? Oh, because of the foundation. Imagine, put it into our lives. Mas malalaki ang mga damage na nire-repair natin kapag mali ang nagagawa natin sa pagtatayo. Mas malalaki ang masisave natin kung doon pa lang sa pagtatayo natin, iniigihan na natin, inaayos na natin. What is the principle? The principle is, you cannot go high unless you go deeper. Sa engineering, kasi hindi po engineer ang course ko eh. Nag-aral po ako ng architecture sa TIP, Quiapo, Arlege. Si Kuya Enchong, alam niya ang concept niyan eh. Nung ako po ay nasa second year pa lang kami sa subject naming design, ang sabi ng aming professor, the most important part of the building is the foundation. Oo, sa pundasyon talaga. Alam niyo ba kung bakit sa Hong Kong matitibay ang building doon? Kasi Hong Kong is a rock city. Rock city yan eh. Sa Malaysia, ang liliit lang ng mga poste ng building nila, 10 floor, ang liliit lang ng mga poste ng building nila. Parang mas malalaki pang ahita nyo eh. Eh paano kasi yung Malaysia, hindi naman nililindol. Sa Japan, ang lahat ng mga bagong technology ng building ngayon, nakadesign na yun para sa earthquake. May tolerance na po yun sa earthquake. My point is, ganito, hindi ka pwedeng lumago o masenso, hindi ka pwedeng mag-improve at maging strong sa lahat ng trials ng buhay kung may problema ka sa pundasyon. Amen, mga kapatid. Don't build your life on the sand foundation. Just don't build your life on the sand foundation. Wag. Bakit? Madidisappoint ka lang. Sun is unstable, unchangeable, and sun is fragile. Marpok, hindi mo mapapagkatiwalaan. Sabi ni Stand on the Rock, sabi ni David, no? Sabi ni David sa Psalms 18, nawala yata yung ano ko. Sabi ng ni David sa Psalms 18, O Panginoon, aking kalakasan, Psalm 18 verse 2 and 3. Bakit kaya nawala? Tinipe ko yun eh. Psalms 18:2-3, sabi ganun, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di magigiba. Matitinag o magigiba. Nalala niyo yung kanta,
Si Yahweh ang santiga. Hindi magigiba. Diba po, ganun-ganun pa tayo. Mga pasang-pasang pa tayo ganun, di ba? Hindi magigiba kasi tatag na ng kabuntukan. Di magigiba. Doon galing yun. Tapos yung kinanta natin kanina, yung dinugtong sa mga pangako mo. Sabi ng verse 3, sa'yo, Yahweh, ako'y tumatawag sa mga kaaway ay iligtas. Purihin si Yahweh. Sabi niya, matibay kong muog. Verse 2, matibay kong muog at tagapagligtas ang Diyos ang sa akin nag-iingat. Itong sinasabi ni David, sabi niya, blessed o you, O Lord, our rock, our refuge, our rock, a strong tower. Yun ang ibig niyang sabihin. Si David, pinapakita niya na ang buhay niya ay nasa Panginoon na siyang nagbibigay sa kanya ng patatagan. Amen? Bago tayo tumayo, who or what is the foundation for your life? Oh, magandang meditate yan. Pangalawa is, who or what are you building on? Pangatlo, isang pag-meditate natin. Are you building your life on the solid rock or of the word of God? Doon mo ba itinatayo? Mga kapatid, wala sana sa ating masasaktan, mabibigo, nadidisappoint, mapifail. Hindi man tayo kasing rangya at kasing husay kang kagagaling ng ibang tao. Pero ang ibig ko sabihin, pag hindi ka fail, pag masaya ka, tapos satisfied ka, tapos at peace ka, at ease ka, parang pakiramdam mo na ikaw ng mayaman eh. Tama ba? Yes, Lord. O, kasi, nakabase kasi yun doon sa iyo, relasyon sa Panginoon. Amen? Tumayo tayong lahat at as well. Stand up, hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos, maraming kong salamat muli sa mga salita at biyaya at pagpapala ng inyong mga salita sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, salamat po sa simpleng tinuro niyo po sa amin. Salamat po sa mga pangungusap ng inyong mga salita. How important to build our lives in this world, just like the building. Lord, teach us. Hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Marami pa kaming magagawa at marami pa kaming maaayos, marami pa kaming maitutuwid at marami pa kaming maitatama. Ikaw yun po ang Diyos. You are the God of all chances. The God of opportunities. Panginoon, sa inyo po nanggagaling lahat, Panginoon. From now on, turuan niyo po kami tumayo sa inyo, mabuhay sa inyo, at kayo po ang piliin namin lagi sa buhay namin. And everything in this world, Lord God, is changeable. Nagbabago po talaga. Panahon, teknolohiya, buhay ng tao, kaibigan, pati po ang aming trabaho, nagbabago. Salamat po sa kabila ng aming mundo na nakapaligid sa amin ay mga changeable. Maraming maraming salamat dahil kayo po pala ay unchangeable. Salamat, Panginoon. Samahan niyo lang po kami sa lahat ng aming lakad, sa lahat ng aming dalangin, lahat ng aming gusto, lahat ng aming hangarin. Samahan niyo lang po kami, Panginoon. Sapat na po yun para kami maging matatag at magkaroon ng isang magandang pundasyon at magandang buhay. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer requests, lahat po ng aming handog kaloob, pati po lahat ng aming mga kahilingan sa aming trabaho, sa aming employer, pati sa aming buong pamilya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Tayo muna po ay magsalmo. Magsalmo po tayo. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Siya ang nag-aamba ng pagkukong ng mataas-taasan at nanatili sa kalihan ng mga kapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanyang Panginoon po ang katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na lagi kong pinagkatahanan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitan. At kahit ano ang mabigat na salot di ka man daranas, lulukuban niya sa dilim ng kanyang malagay na papa. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay lintas. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya'y dapat. Pagsabi ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gatawing bigla ang paglusog pagsabi ng araw. Hindi saan pa ang darating na salot pagdagat ng dilim. Hindi ka matatakot sa kasama ng araw kung
na mabuhal sa iyong harapan ng sanlibong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay mag-isa sa mundo. Hindi ka matatakot at natiliyak mo, hindi ka maano. Ika'y nagmamasisa sa panunood iyong mga hasdan. Iyong nasasamay, nakikita mong pinag-uusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsangkalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y nataas-taasan. Hindi mo aabuting kayo mapahama at walang daratan. Kahit naluhuring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susukuin niya ang maraming anghel sila ang susubaybay. Kahit saan dako'y kayo makabawang tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at silang magtataas. Na hindi masaktan ang mga paamo sa batong magtalas. Kahit ang tapakan mo ang mga liyon ahas na mabangsip. Hindi ka maano sa mga serpente at liyong mga bangis. Ang sabi ng Diyos sa aking iligtas na tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, lahing hanala ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahin ay sasapuluhan. Aking ililigtas na bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimalaan ng mahabang buhay. At nakatiliyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi ko matakang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salagayin ang uray nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbawa. Manalangin, hanapin ako ang kaligtan at kanilang kasamaan. Dirinig ko sila, tatawarin ko sila, at ipabalik ko sa kanilang lupain ang kasalanan at kasaganaan. Ito ang mga sila ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. God bless you. Amen.